basta, mararamdaman mo kasi, iba kasi yung feeling eh, kapag tamang tao yung pinaglalaban mo. Kasi lahat naman tayo may mga iba't ibang levels ng anxiety eh. Pero once na overcome mo yun is, yung kapalit naman nun is sobrang worth it. Pagmamahal pag yung YouTube. Pagmamahal ng YouTuber. Charot. Ang hirap, parang pang Miss Universe beshi. Hindi ko alam kung sasagot ko dito. Pero yung mga hindi na ako kontento, hindi pa sila ready. Hindi ka mahal nun kung marami siyang kalandian sa chat. Kasi kung mahal ka niya, dati ikaw lang. Kapag ready kayo magpatawad ng paulit-ulit, is ibig sabihin ready kayo sa forever. Minsan, kung kailan tayo natatakot, ibig sabihin dun pa tayo mas nagmamahal. So, I don't give up on people, especially if you are worth it. So, hi mga kalakwacha! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazzy. And for this vlog, another car vlog na naman po tayo. Ayan po. And ayan, nag-post ako sa Facebook ko. So, another Q&A po tayo. Q&A with Kazzy, part 3 na. Part 3 na po ito ng ating Q&A. But this time, ang mga tanong ay tungkol sa pag-ibig yan. Mga relationship churot, mga hugot, hugotera. Ang daming nagtanong. Nakaloka ako. Akala ko wala masyado magtatanong. Pero since, alam mo na, pag about love kasi yung topic, grabe talaga yung mga lakwacheros. And lakwacheras natin dyan, grabe naman talaga. Mga mapagmahal, ganyan. So, ayun, bago ko ituloy, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga naka-appreciate ng mga sinulat kong spoken poetry. Parang second pa lang yung upload ko ng spoken poetry dito sa channel ko. Kasi I started writing again recently. And sa mga nasaktan dyan, shoutout sa inyo. Hindi ko sinasadyang matalsik yung lahat. Hindi ko sinasadyang masaktan kayo, pero thank you kasi nakarelate kayo. And hindi ko alam kung kailan ako makapagsulat ulit. Baka kapag inspired ulit, charot, ayan. So, if you wanna know yung mga sagot sa mga tanong nyo tungkol sa mga love-love na yan, ayan, please keep on watching. Tanong ay si Kalakwacha Anthony Severo Landingin. Ang sabi niya dito, bakit iniisip ng ibang lalaki na type sila ng lahat ng mga bading kahit mukha naman silang sapatos? Hindi ko alam kung ano, kung joke ba tong tanong na to, pero sige, sagutin natin siya. Yung iba kasing lalaki, akala nila sa mga bakla is lahat ng bakla may gusto sa kanila porket lalaki sila, parang ganun. Hello, yung mga Becky friends natin dyan, may taste kaya sila, no? So, alam nila yung gwapo sa hindi, kaya please lang, huwag tayong feelingero. Yun lang. Okay, next is, si Kalakwacha Richard Antonio, sabi niya, para sa'yo, paano magstay? Wow! Charot. Paano magstay? Siguro para sa akin, tanggapin mo lahat, the good and the bad. Kasi saka dapat kapag nagmahal ka is walang reason. Kasi kapag meron kang reason pag nagmahal ka, pag nawala yung reason na yun, is baka hindi ka magstay, di ba? Like kunwari, mahal mo kasi masaya, di ba? Paano pag di na masaya? Hindi naman palaging masaya, di ba guys? Di ba? Kaya dapat walang reason. And pag magsawang magpatawad and humingi ng tawad, if ever. Next nating lakwatsera is si Mara Octavo Inderio. Ang sabi niya, bakit may mga bagay na ginagawa mo naman lahat pero hindi pa rin sapat sa kanila? Hindi pa rin sapat. Siguro para sa akin kasi you will never be enough for a man who isn't ready. Ayun, kasi kung ready naman siyang mahalin ka, 'di ba? Dapat sapat. Love should be enough, and if it's not enough, it's not love. Okay? Next is si Kalakwacha Ned Sarabia, sabi niya, paano mapapatunayan na niloloko ka na ng babae kung magaling siya magtago at magbura? Well, hindi ko alam kasi hindi naman ako nanloloko. So, ayun. Ang masasabi ko lang dito ay wala namang sikretong hindi nabubunyag. So, kung niloloko ka ng iyong partner ay malalaman at malalaman mo rin yan sa kahit paanong paraan. Next is si Kalakwacha Rochelle Joyce Magsino Rumbawa. Sabi niya sa akin, naniniwala ka ba sa love at first sight? Hindi po, never ever in my life ako maniniwala sa love at first sight. Like at first sight is possible. Infatuation po yun. Wala pong love at first sight. Basta, wala talaga. Next is si Kalakwacha Marlon Valyola. Ang tanong niya is, what did you lose when you gain love? And what did you gain when you lose love? Ang hirap, parang pang Miss Universe beshi. Hindi ko alam kung sasagot ko dito. Hindi. What did you lose when you gain love? Siguro, ano ba? Yung
pagiging selfish, yun. Kasi kapag nagmahal ka, di ba, hindi mo lang iisipin yung sarili mo. So, lahat ng decision mo is lagi may i-consider yung the other person sa lahat ng bagay, di ba? So, kasi parang isa na lang kayo, di ba? Next, ano sabi niya, what did you gain naman when you lose love? What did I gain when I lose love? Siguro life lessons. Siguro kung sakasakali mong maling tao, syempre mga lessons yun kung nawalan man tayo ng love. Next is, si Kalakwacha Ayel Malyari. Shout out sa'yo, Kuya Patata. Sana makapag-collab na tayo ulit. Ayan, sabi niya, paano masasabi pag mahal mo na yung tao? Siguro kapag ka hindi na masaya, tapos nag-i-stay ka pa rin. Kapag ka magulo na yung sitwasyon, basta lahat ng negativities pinagdadaanan nyo, pero mahal mo pa rin siya. Kasi that's love eh. Kasi hindi naman pwedeng puro saya lang, diba? Hindi pwedeng puro kilig. Hindi pwedeng laging happy-happy, diba? Meron ding malungkot, may iyakan, may away, ganyan-ganyan. Pag despite ng lahat nangyayari na yun sa inyo, o kung makita mo siya in his worst or whatever, pag mahal mo pa rin siya sa worst niya, yun, mahal mo siya. Anyway, next is si Kalakwacha Joseph Bertiz. Ang sabi niya, naniniwala ka ba sa no man steps on the same river twice? Paano mo ito i-apply sa love? No man steps on the same river twice. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kasi kapag mahal mo ng isang, pag mahal mo yung isang tao, ano ba? Nablaan ko. Pag mahal mo yung isang tao, parang marami kang chance din na ibibigay. So, kahit nangyari, sabihin mong nangyari na, tapos naulit, tapos nangyari na naman, tapos naulit na naman, pag mahal mo, minsan talagang babalikan ng paulit-ulit. Kahit ilang beses pa yan. And yun, para sa akin lang. Next is si Kalakwacha Jess Torrio. Sabi niya, bakit yung mahilig ay magpaasa? Grabe naman, no? May hugot. Hindi kami mahilig magpaasa. Minsan, nagkakamali lang talaga ng desisyon. Okay. Wow, parang ako na yung hugot. Hindi. Hindi talaga. Okay? Wala naman. Parang, minsan hindi naman sinasadya. Di ba? Minsan, tao lang. Di ba? Nagkakamali rin kami ng mga desisyon. Minsan, nagkakamali kayo ng pinipiling tao. Di ba? Tapos, babalikan namin yung tamang tao. Parang ganun. Yun. Next is si Kalakwacha Alan Tuason Tapao. Sabi niya, kung masakit na, sige pa or tama na. Note, mahal mo siya. Kung masakit na, ganun talaga kasi kasama naman yun. So sa akin, sige pa or tama na, sige pa. Depende sa sitwasyon pala, no? Sorry. Yun nga, kasi nga, di ba, love comes with pain. So, parang kahit masakit na, hanggat kaya mo pang ilaban is nilalaban mo pa. Parang masasabi mo lang na tama na siguro kapag talagang wala nang pag-asa. Pag nagawa mo na lahat, natry nyo na lahat, both sides ha, siguro doon lang dadating yung tama na. Pero hanggat mahal mo, go lang kasi wala namang madali sa buhay natin. So, ang meron lang worth it. Siguro kahit sa love, diba ganun din naman. Next is si Kalakwacha JC Mandap. Ang sabi niya, bakit may mga tao nagloloko, nag-asawa at hindi nagpo-contento? May kaparehas to eh. Ito, may nabasa ako kanina. John J.V. Valiente Aklo, sa niya, bakit may mga tao hindi kontento sa isa? Si Ronali Lopez Orencio din, yun din yung tanong niya, bakit may mga tao hindi makontento sa isa? Kailangan ba laging may option? Ang sagot ko dito is, may mga tao hindi makontento sa isa, sila yung mga tao hindi pa ready sa forever. Kasi kapag ready ka sa forever, is mamahalin mo kung sino yung nandyan sa harapan mo, kung sino yung kasama mo ngayon, ipaglalaban mo na yan, di ba, kahit anong mangyari. Pero yung mga hindi nakukontento, hindi pa sila ready. So, iwanan nyo na yung mga ganun tao, di ba? Kasi marami namang iba dyan na ready sila. Kasi yung mga hindi pa nakukontento, parang ano pa yun, hindi pa sila sawa sa pagkabata nila, na hindi pa sila sanay na, hindi pa sila sawa na magliwaliw ba? Parang ganun, mag-try ng iba't ibang tao, mga ganun. May mga ganun kasi. Okay, so, nasa na ba ako? Wala tuloy ako. Ayan, next is si Kalakwacha Marcelo Bantas Frias III. Sabi niya, why don't we love at the same person but we cry at the same person? Kasi mahal mo. Diba? Pag nagmahal ka, ganun talaga. You cry for the same person for some reasons. Ayun. Okay, so next natin is si Kalakwacha JP Gaw na ang tanong niya, anong ibig sabihin kapag ang partner mo nagkaka-crush na sa iba, then di na siya nagpapaalam ng full details? Paano nagpapaalam ng full details? Sa akin, feeling ko okay lang naman siguro magka-crush. Pero
Siguro kaya hindi nagsasabi ng full details about sa crush nila. I assume na about sa crush yung sinasabi nito. Siguro kasi seloso ka. Alam nila na ano ba yan? Yung laway ko nila. And, siguro alam nila na seloso ka at magagalit ka kaya hindi sila nagkukwento sa'yo. Pwedeng ganun kasi. Pero meron kasi mga partners na open sila sa mga crush-crush nila, which is kasi kaya sila open. At hindi naman issue yun. Pero siguro pag di kinukwento, parang baka maging issue yun. I don't really know. Ayan. Pero sa experience ko, parang ganun siya. Kasi kaya hindi nagkukwento sa'yo kasi nga hindi ka komportable dun. At alam niya na mag-aaway kayo or whatever. Okay. Pero huwag ka mag-isip kasi crush lang naman yun, di ba? Kung jojowain niya yun, di ba? Edi sana break na kayo ngayon. And then next is si Gala ko at siya Arian Pagala. Ang sabi niya, anong pinapangarap mong relasyon o gusto? Wow, good question. Anong pinapangarap kong relasyon? Simple lang naman yung walang sukuan, di ba? Kahit anong mangyari, kahit masaya, kahit malungkot or what, kahit anong pagsubok yung dumating, magkasama kayo, walang susuko, walang bibitaw. Yun yung pangarap ng relasyon. It doesn't have to be perfect. As long as hindi kayo nag-give up sa isa't isa. And next is si Kalakwacha Cristel Gaco. Ang sabi niya, mahal ka daw pero bakit ang dami niyang kalandian sa chat? Hindi ka mahal noon kung marami siyang kalandian sa chat kasi kung mahal ka niya dapat ikaw lang, 'di ba? Kalokohan yung ano, yung ilalandi mo na ako pero mahal kita. Siguro pwede siyang maging love pero that was some sort of immature love. Hindi mature love yung ganun kasi parang pag-ibig bata siya. Bakit kailangan makapaglandian, 'di ba? Landiin mo yung jowa mo, ba't landiin mo yung iba? Okay. Next is si Kalakwacha Wendell Zaragoza. Tanong niya, hindi naman masamang ipaglaban yung relasyon, di ba? Lalo na kung worth it yung ipaglalaban mo. Oo naman, walang masamang ipaglaban talagang. Dapat naman kasi talaga pinaglalaban mo hanggat kaya mo. Kasi ako kasi ganun eh, parang I don't give up on people, especially if you are worth it. So kung tingin ko worth it ka, hindi kita susukuan, tandaan mo yan. Magpapahinga man, pero hindi susuko. Yun, magkaiba yun. Next is, si Kalakwacha Hazel May De Los Santos. Ang sabi niya, required ba na kapag napagod, susuko na agad? Hindi po. Kapag napagod, ang unang gagawin, syempre, magpahinga. Diba? Mag-chill ka, o kung kailangan nyo ng space, diba? Kung nag-cool off man kayo, or what? Kailangan gamitin mo yung space na yon para mag-isip-isip sa mga bagay na nagawa nyo. Kasi hindi naman palaging ikaw yung tama, di ba? Hindi palaging ikaw ang nasasaktan. So, kung napagod ka, ang una munang option is magpapahinga. Pag nagpahinga ka, then ma-realize mo lahat ng mga bagay sa utak mo or what. Di, ayusin nyo kung kaya pang ayusin, di ba? Saka ka lang sumuko kapag talagang wala na, besh. Di ba? Suko lang tayo. Super duper duper last choice na yon, as in. Next is si Kakwacha Eugene Allen Ricafort. Ang sabi niya, para po sa'yo Ate Cats, ano ang sikreto para sa long lasting relationship? Hindi ko alam kung karapat-dapat ko na akong sumagot ng tanong na to kasi parang wala pa naman kayo nakikita na talagang long lasting relationship ko. Pero sige, para sa akin, ang sikreto para sa long lasting relationship is yung handa kang magpatawad ng paulit-ulit kasi wala namang perpekto. Lahat ng bagay, yung partner mo magkakamali ka rin, whether it's maliit or malaki, magkakaroon kayo ng kasalanan sa isa't isa. So, ang kailangan nyo is magpatawad kayo ng paulit-ulit. Kasi kapag ready kayo magpatawad ng paulit-ulit, is ibig sabihin ready kayo sa forever. And alam, magtatagal kayo kasi pag kami nagpatawad, meron chance. So, merong never-ending chance. So, para sa akin lang naman, gano'n. Niiyak ako. Next is si Kalakwacha Chester Dave. Ang sabi niya, pagmamahal o pag-YouTube, papalagpo ng channel. Oh. Subscribe kayo kay Chester Dave. Pagmamahal, pag-YouTube. Pagmamahal ng YouTuber. Charot. Pagmamahal, syempre. Pagmamahal, di ba? Para saan pag-YouTube kung wala yung pagmamahal. Kasi diba, ako maging successful ako sa YouTube, kunwari, diba? Makakaroon ka ng silver play button, diba? Balang araw, diba? Hindi natin masabi. Tapos, wala naman yung mahal mo, diba? Parang, para saan? Diba? Parang, para sa sarili mo, give you na yun. Pero yung isha-share mo ba dun sa tao yung success mo, tapos wala kang pag-share, parang medyo malungkot din yun in the end, diba? Vlog ka ng vlog, content ka ng content, diba? Dami mong subscribers, dami mong tayong pera, di ba? Ganyan. Pero at the end of the day, malungkot ka kasi wala kang pagmamahal. So, love wins. Next is si Kalakwacha Ivan Aguilon.
sabi niya, sino ang may mali? Yung nagkulang o yung nang iwan? So, nang iwan yung isa kasi nagkulang yung isa. Ganun ba? Ganun ba yung sitwasyon? Hindi ko gets kasi kung ano yung sitwasyon dito. Siguro yung nang iwan. Kasi yung nagkulang, pwede pa naman yung ma-work out kung sakasakaling bigyan mo siya ng chance. Pero since nagkulang siya, iniwanan mo na agad. So, parang, anong logic yun? Nasa nang love doon? Walang love doon. Next is si Kalakwacha Nolly B. Ang sabi niya, Ate Cats, paano hindi magsawa sa isang relasyon lalo na ako nakisimula pa lang? May papayo ka ba? In the first place, bakit ka magsasawa agad kung nakisimula pa lang? Diba? Pero since sige, yung sitwasyon mo, paano hindi magsawa? Eh, gumawa kayo ng mga maraming activities together. Siguro try niyo something, lahat ng hindi nyo pa natatry together or lahat ng mga experience mo pero hindi niya pa na-experience, diba? I-try nyo together ulit-ulit. Ayun. Saka kung meron kayong mga mali, diba? Kunwari, may mga away kayo na ganyan-ganyan, tapos nagbate. Tapos the next time, nag-away na naman yun na naman yung pinag-away. Diba? Parang hindi kayo nag-grow. So dapat, siguro meron kayo natututunan sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pinag-aawayan nyo, para hindi kayo nagsasawa. Minsan kasi, hindi naman siya nagsasawa dahil lang siya naghahanap ng ipe. Minsan nagsasawa sila sa sitwasyon. I mean, nagsasawa sila sa mga bagay na out of control sila. Sa mga bagay na hindi nila kayang baguhin dahil ayaw mong ipabago. Ganun. So siguro, para hindi nga magsawa, parang dapat nakikinig kayo sa isa't isa kung ano yung opinion na isa't isa, nire-respeto nyo. Kasi minsan, hindi nyo maayos palagi yung problema sa parang alam nyo. Dapat irespeto nyo rin yung parang alam ng partner nyo. Parang ganun. Give and take lang, diba? At meron pang nagtatype ng comment. Ayan yung mga nagumahabol. May nagtatype pa po dun sa aking pinost. Ayan, hindi ko alam kung nakita nyo. So ayan, merong humabol dito na question pero pini-EM niya and gusto niya i-hide ang kanyang identity. Ang sabi niya, is payo lang about loving a single mom. Once na kasi ako nag-try, siya lumapit, nahulog ako, marupok, ayan. Pero di nag-work dahil pinagpalit ako sa may negosyo, ayaw yata sa may trabaho. And then ngayon, ewan ko ba, may nakakagusto rin sa akin, single mom din sila. E-entertain ko pa ba or should I look for someone na lang na wala pang baby? Ayun, yun ang tanong niya. Siguro mapapayo ko kung merong kang love interest ngayon na meron na ring baby. Ano kasi ang history mo kasi is nasaktan ka sa single mom, di ba? Tapos ngayon meron na namang single mom na lumalapit sa'yo. Pero nag-aalangan ka just because nasaktan ka nga sa single mom din. Pero siguro hindi mo dapat... So ayun, nalobat yung camera ko, no? Pero sagutin natin yung tanong niya na yon. Kasi nakapag-outro na talaga ako kanina, nakapag-shoot na ako. Pero sasagutin natin yung kanyang sinabi. Nandito na ba ako? Single mom. So, huwag mo siguro i-compare yung naranasan mong sakit sa parehas din na single mom dahil lang single mom din yung lumalapit sa'yo ngayon kasi magkakaiba po ang tao and tinatanong mo kung maghahanap ka na lang ba ng iba na wala pang baby. Siguro para sa akin, itry mo muna kasi just because naransaktan ka din dati sa single mom, hindi naman lahat ng single mom ay mananakit sa'yo po, ano po. Huwag kang magko-compare ha, kasi kawawa yung taong totoong nagmamahal sa'yo. Paano kung lumalapit sa'yo ngayon na single mom is talagang yung pala yung magmamahal sa'yo ng totoo, diba? So, parang you're wasting the chance para sumaya just because nasasaktan ka pa rin kapag naalala mo yung dating sakit na naranasan mo. Hindi naman natin may iwasan matakot, diba? Minsan, kung kailan tayo natatakot, ibig sabihin dun pa tayo mas nagmamahal. So, dapat yung takot na yun is alisin natin. Hindi siya maalis basta-basta pero dapat natin ma-overcome kasi lahat naman tayo may mga iba't ibang levels ng anxiety. Pero once na-overcome mo yun is yung kapalit naman nun is sobrang worth it. So sa mga nagmamahal dyan, sa mga nasaktan dyan na may dumalapit ulit na magmamahal ulit sa kanila, huwag nyong i-waste yung chance, huwag kayong pangunahan ng takot nyo. Isipin nyo na lang yung maganda mangyayari. Be positive, kasi kapag negatron tayo, wala mangyayari sa ating mga love life, you know? Kapag iniisip mo kagad na mag-fail just because nag-fail ka before, that's an uno, diba? Try mo muna. Pinapahirapan mo yung sarili mo, hindi pa nga eh. Wala pa nga nangyayari, diba? Panoorin mo yung spoken poetry ko, yung Bakit sa Sagada. Yun, parang bagay yun sa'yo, Kalakwacha. Okay, yun lang. Humabol din po ang ating Kalakwacha sa Ilibanan. Ang question niya sa akin is, paano kung ibang tao yung nakakaranas sa pinagdadaanan mo sa love ngayon? Anong may ipapayo mo sa tao yun?
Siyempre, hindi ko sa inyo share kung ano may nagdadaanan ko, di ba? Ano na yun, private na yun. Pero yun nga, kung ibang tao, ma-advise ko lang sa'yo is maging strong ka pa kasi hindi siya madali. And ayun, huwag susuko. Huwag susuko, kagaya nga nung nasa spoken poetry ko rin na recent ko na karagatan eh. Tungkol kasi yun sa ano eh, sa hindi pagbitaw, parang gano'n. Stay positive yun. Pero syempre, mahalin mo pa rin yung sarili mo kasi at the end of the day, you're all that you have, di ba? Basta lahat naman ng bagay may hangganan, lahat naman ng tao ay merong limit. So kung nakapagpahinga ka na and sa tingin mo enough na yung pahinga na yun para lumaban ka ulit, then go for it. Pero kung sa tingin mo kulang ka pa, eh di sige, just enjoy yourself muna, ganyan-ganyan. And ayun lang. Ang hirap naman mag-advise nun kasi parang in-advise ang brand yung sarili ko. Ayun. Walang susuko, di ba? Walang bibitaw. Laban lang, lalo na kung sa tingin mo worth it yung tao na yun, hindi mo lalo siya dapat sukuan kasi there is always a light at the end of the tunnel and more on pray lang ng pray kasi God will lead the way. Yan. Ayan, talagang may pahabol no, nag-iba-iba na yung mga angulo ng camera. Kasi inilikpit ko na siya pero meron pa akong sasabihin. Ayan, and siguro ma-advise ko pa doon sa taong yun is lawakan mo pa yung pang-unawa mo kasi parang ito na kasi yung tinatawag natin na matured love na kapag ka naiisip mo na hindi lang ikaw yung nasasaktan, hindi lang ikaw yung nahihirapan, kailangan intindihin mo rin kung ano yung nararamdaman ng isa. And always look at the positive side of every situation. Lalo na kung, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, lalo na kung worth it yung pinaglalaban mo. And ikaw rin naman makakalam dun sa sarili mo kung tamang tao ba yung pinaglalaban mo, kung worth it ba yung pinaglalaban mo, and kung, you know, basta mararamdaman mo kasi, iba kasi yung feeling eh, kapag tamang tao yung pinaglalaban mo, parang lahat ng energy, kahit nauubos, is bumabalik ulit. Ayun lang. Maraming salamat sa mga nagtanong and I hope na may sense tong video na to at may naitulong naman ako sa inyo kahit papano. And I don't know if I'm really in the right place to say those things but ayun, wala na, nasabi ko na. Ayun, sana masaya kayo sa inyong mga love life. Ayan. And that's it for this vlog mga kalakwatsa. Maraming salamat sa mga nanood. Don't forget to like, comment, share, subscribe. And support Filipino vloggers, of course. Ayan, maraming salamat. Marami pa kayong mga abangan video this July. And hopefully may makasama ako mga vloggers next time. Meron ako mga collab, abangan nyo yan. Baka meron kaming mga episode. So, stay tuned kayo. Ayun lang mga kalakwatsa, thank you for watching. See you next trip. Bye-bye!